Hello mga bossing, kamusta na kayo? Maikli lang itong video na to, pagpugay sa isang hinahangaan kong musikero nung kabataan ko. Napaka-passionate niya sa pagtugtog at ang banda niya hanggang ngayon ay tumutugtog pa rin. Nakanood ako ng mga ilang gigs nila at ngayon fan pa rin ako ng banda na sinimulan niya. Pero bago ang lahat, kung bago lang kayo dito sa channel ko, sana mag-subscribe kayo. Supportahin niyo ang aking maliit na channel sa pag-like ng video, mag-leave kayo ng comment, at tapusin niyo na rin ang video na to. So simulan na natin. Pinanganak na Teodoro Teddy De Villa Diaz noong April 1, 1963. Isang gitarista at manulat at co-founder ng grupong The Dawn. Siyang sumulat ng unang single nila na Enveloped Ideas at isa siya sa mga sumulat ng Salamat. Ang single na nilabas ng banda noong 1989, dalawang taon pagkatapos niyang pumanaw. Anak siya ng magaling na character actor na si Vic Diaz. Kalimitan kontrabida ang mga ganap niya, katunggali niya rito sina FPJ at si Erap. At kalimitan din hapon ang character niya. Kasi meron siyang Japanese-Chinese features. Kaya sa mga pelikulang tikmaan ang theme, hapon ang ganap niya. Napakagaling na aktor. Nag-aral siya ng grade school at high school sa Ateneo. At pagkatapos graduate ng high school ay nag-aral siya ng architecture ng tatlong taon sa UP. At nag-transfer siya sa Philippine Women's University sa TAF sa Manila. At nag-aral siya ng music, majoring sa guitar. Magaling siyang gumuhit at kalimitan daw tumatambay siya kasama ang mga fine arts students sa PWU. At gumuguhit din siya ng mga comic books. Nabuo ang bandang The Dawn noong 1985. Siya ang original na gitarista, si J.B. Leonor sa drums at si Clay Luna sa bass. Sinasabing ang pangalan ng banda ay galing sa isang aklat na binigay sa kanya ng Sisters of the Holy Spirit na ang titulo ay The Dawning of the Holy Spirit. Originally, gusto nila babae ang vokalista. Pero nang nag-audition si Jet Pangan, ay nagbago isip nila, tinanggap nila siya. Pinalitan din ni Carlos Balcells si Clay Luna sa bass. At napanood ko ang isa sa mga unang gig nila sa Paco Park sa Luneta. Ito yung Concert at the Park series. At doon pa lang, nakatutok na ako sa gitarista nila si Teddy Diaz kasi napaka-dynamic niya habang nagpe-perform. At instant fan na agad ako ng banda. Noong 1987, nilabas ng Octo Arts ang kanilang album. At isa ako sa bumili ng plaka nila. Ang binili ko ay yung EP album nila. Tatlong kanta lang to. Yung extended version ng Enveloped Ideas, yung original version, at yung side B ay di ko alam kung instrumental version ng Enveloped Ideas at Dreams. I'm not sure, pero hindi album yung binili ko. At after noon, muli kong napanood sila sa isang farewell concert party ng isang radio station sa Coconut Palace sa may PICC noong 1987. Memorable yung concert na yun kasi maraming banda ang tumugtog at may mga punks o punkies na nag-gatecrash sa venue.
At natural, magulo to. Tanda ko pa na pack up yung concert dahil sa kaguluhang yon, nagpasagam pa ng buti. Nakita ko pa yung ilang gwardiya ng PICC na tinataboy yung mga kabataan. Magulo siya na masaya. At noong August 21, 1988, pagkatapos nila tumugtog sa Martin After Dark, ito yung late night show ni Martin Rivera. Nagkahiwalay-hiwalay na silang ng lakad, yung banda, nung lumabas sila sa GMA. Si Teddy Diaz ay pumunta sa Agno Street sa may barangay Tatalon sa Quezon City para puntahan ang kanyang girlfriend nang may dalawang lasing na lalaki na siguro tangkang hold up siya. Binigay naman ni Teddy yung wallet niya na naglalaman ng yung kinita niya dun sa show ni Martin Rivera. Pero imbis na kunin na lang yung wallet ay pinagsasaksak pa siya. At sinasabi na may mga sugat si Teddy Diaz sa braso niya. Ibig sabihin na sinanggan niya yung mga yung unday ng saksak. Pero ang nakamatay sa kanya ay yung saksak sa leg. At nadakip daw yung pumatay sa kanya at nahatulan. At sabi ng mga kabanda niya na namatay siya sa loob ng bilibid. Nanood din ako ng tribute concert sa kanya kasama ang The Don sa Metropolitan Theater sa Manila noon. Very emotional yung concert na yun. May mga banda na nag-perform. At nagulat ako nung unang pumasok ako sa teatro kasi may nakita ako isang lalaki na mahaba buhok na parang kamukha ni Teddy Diaz talaga. Akala ko talaga siya. Nakasalamin siya pero may nagsabi sa akin na kapatid pala niya. Yun, ang pinakamahirap ay paano nila itutuloy ang banda. No one can replace Teddy Diaz. No one will be Teddy Diaz. At siya yung parang ano eh, siya yung parang spark ng banda. So mag-contemplate na rin nilang tumigil pero parang pinush ng kanilang manager na si Martin Galang na ituloy ang banda. Ayun, hanggang sa hinire nilang isang Japanese na gitarista si Atsushi Matsura at nilabas nila yung 1989 album nila na Beyond the Bend. Kasama dito yung isa sa mga sinulat ni Teddy Diaz na Salamat. At nakanood naman ako ng concert nila. Actually, ito yung huling concert na napanood ko ang The Don sa may Film Life Theater. Si Atsuura ang gitarista nila nun. Hanggang sa kinuha na nila si Francis Reyes bilang permanent na gitarista at after nun, nirelease nila yung fourth album nila na Heart's Thunder na nilabas noong 1990. Okay din tong album na to. At nagpapasalamat ako doon sa isang YouTuber kasi noong una akala ko talaga ang libingan ni Teddy Diaz ay yung nasa independent film lang The Don, yung tulad ng dati, yung may puntod kasi doon na binisita yung mga kabandmates niya. Nakakala ko talaga yun yung tunay na puntod ni Teddy Diaz pero actual talaga ay nakalibing siya sa loob ng simbahan ng Santuario de San Antonio sa Forbes Park at kasama niya sa puntod na yon ay ang kanyang ama na si Vic Diaz. So salamat doon sa YouTuber na yon. Iwan na lang natin ang tribute na to kay Teddy Diaz sa isang quote ni Jet Pangan. Sinabi niya na he was almost like a myth to us. There's this rocker who never smoked, who never drank alcohol, and was also very in touch with his spiritual side. Teddy heard mass and prayed the novena every day. He was also friends with the Sisters of the Holy Spirit, and these people gave him the book The Dawning of the Holy Spirit, where he lifted the name of the band. So, yun. Napaka madasalin pala ni Teddy Diaz. At tulad ng sinasabi ko, only the good die young. Diba? Totoo naman. And, yun. Rest in peace, Mr. Teddy Diaz.
wala kang katulad. You will be forever etched in music history here in the Philippines. At kung buhay ka pa, sana you're 59 years old and ang dami-dami mo na sanang na-contribute sa music industry at siguro ang dami-dami mo na rin na-inspired na musicians, lalo na mga guitarist sa bansang to. So, muling nagtatapos tayo. Ingat po tayo at sa muling pagkikita natin.